Ozzy ghê. Ui, Ozzy, quay cho cá. Ui. Wala, nanonood ako ng tutorial. Ang paano mag-connect ng ampli. Mukhang wala na kung nag-connect ng box sa taas. Ha? Kasi wala si Uy doon. Ano si... Ha? Si Uy na lang, baka walang trabaho yun. Nanonood ako ng tutorial na para tulungan kita next time. Ayos, boss? Yep, white pulos. Kinawa. Welcome back again mga sir, this is Owek sa Back Again with Another Video. Ngayon siguro solo setup lang to kasi medyo tinatamad yung mga buisit ko na crew, si lalo na si OG. Si ano naman, si Oy naman is nag-trail raw, kaya hindi na nakabot dito sa setup. Kaya ewan ko nag-trail, umuulan dito, nag-trail. Yung pinagawa ko dito ng tent is maganda yung epekto niya kasi palaging umuulan dito. Almost ano, hapon, umuulan dito or gabi. Kaya yung project box ko is hindi pa matapos, lagi nang umuulan sa tempo. Yan lang yung muna yung gagamitin natin. Pero kung may idea kayo kung ano yung project box ko, paki-comment na lang. Pero sa iba siguro alam nila yan sa kasi ina-update ko naman sila sa Facebook kung ano yun. Pero dito sikreto lang muna kasi may ma-surprise tayo. Ma-surprise kayo. Ayan. Pero hindi yan yung pinunta natin dito. Ito yung ite-testing natin ngayon sa sub natin. Yung Juson Uranus, ayan. Bagong-bagong ampli po ito ni Juson. Siguro sa factory niya ito matagal na itong na-demo. Pero I think sa Pilipinas almost a week ago lang dito dumating yung kanilang Juson Uranus. Juson is yung kanilang yung brand ng product, which is yung Psalm 23 is ano, parang Bible verse, very blessed na product ni Juson. And Uranus syempre is a planet, pero ito yung model name niya. Yun nga lang, may konting mishaps tayo sa courier, yun. Sana all na lang ha. Tinatapon-tapon na lang nila 'yon. Ito lang yung part na matigas, o yung front panel na ano, na kulay blue 'yan. So medyo may ano siya, may cut same sa kulay ng sa MZ series ata ng Kevlar. Pero ito I think parang lighter siya. Iba yung kulay niya sa personal eh kaysa sa picture. Natandaan natin 'yan. So ngayon, yung setup natin is yung ganyan. Ito yung panggawin nating sub. Ayan. And then yung ito pang-midday natin. Na-demo ko naman ito, yung bagong Juson Jupiter Max. Siyempre, ito yung pang-base natin. So, yung features niya, ayan, very simple lang siya. Ground leaf, input sensitivity, low pass filter. So, pwede siya pang-base. Kung gusto mo siyang gawing base lang, ayan, hindi mo na kailangan ng crossover, low pass filter na. So, kung pass, full range po yan. So, ngayon kasi gagawin natin siyang ng base, LFP na muna tayo. So stereo parallel bridge, bridgeable siya. So sa bridge sa setup natin ngayon is ano siya? Parallel kasi sub ng gamitin natin. So ngayon for the accurate specs, meron itong around 550 watts per channel. Bridge niya is sa 8 ohms is 1650. Stereo 4 ohms is 820 watts per channel. Net weight is 18 kilograms, medyo mas mabigat siya ng konti sa mga ayan, sa mga integrated, kasi malaki yung supply nito. Pressure niya is around 9K. Yan. Sa, bumili lang kayo sa Juson World Electronics kasi yan yung legit na store ni Juson. Sa iba siguro, legit naman, kaso may patong na. Doon na lang tayo direkta. So ngayon, ito yung natin. Igagacheck natin dito kasi hindi ko pa to nakita yung loob niya eh. Kaya igagacheck natin to. So for the gacheck, ito na po siya mga sir. Transistor is Japan Toshiba. 5 pairs per channel. 10 dito, 10 rin dito. And then, yung capacitors is 8 pieces in total with a value of, ilan ba? 8,200 microfarads at 80 volts. Ayan. 8 pieces po yan. And then, yung supply, ayan yung supply nyo, is 73073. So, hindi sa class H. May iba kasi yung class H na power supply. Very simple lang siya. Around 18 kilos po yung bigat niya. So, pwedeng-pwede siya sa, kung nagtatanong kayo kung pwedeng-pwede siya sa pang-base, pwedeng-pwede po as long as hindi naman gaano kalaki yung diameter ng ng speaker and for hindi siya lalagpas ng 1,000 watts. Example, 4 yan, pwede siguro yan. Pero hindi mo siya siguro mapipigyan ng volume kasi around 550 watts RMS lang siya eh. Pero sa mid-high siguro pwede mo siyang ma-torture ng konti kasi kayang-kaya niya. For example, apat na ganyan, yung D10 ko na may dual 10, kayang-kaya niya yung apat. Walang problema tayo dyan.
So for the fan, ito lang yung fan niya, yan sa likod, wala na siya sa harapan. Pahigop siguro to, yun. Wala siyang blower, exhaust lang. So takpan na natin yan, and syempre magte-testing tayo sa ating setup. Again, for sub, and yung Joson Jupiter is para sa miday natin. So try natin yung dalawang ampi ng Joson. So yung ginawa ko, gumamit ako ng aux. Ito aux. Base aux. Summarize ko, yung kick niya na medyo mas ano sa mas hindi yung suntok niya, kung sabihin natin yung parang impact niya hindi gano'ng kabigat gaya ng sa Class H eh. Mas maganda kung Class AB siya kasi na pwede sa pang mid-range, ayan, maganda yung lagatik niya or sa low mid. Pero pang base, I think pwede na rin kung pwede mo pagtisa or kailangan na talaga ng mas magandang EQ or crossover. Pero kasi ito, rekta lang to eh, sa kanyang built-in na low pass filter, kaya medyo yung suntok niya is hindi gaano kabigat gaya ng sa mga Class H. So siguro yan yung ano niya, may option naman siya na pwede natin siyang i-full range eh. I think mas okay siya siguro sa full range. Pwede mo siyang gawing sub, kaso kailangan mo siguro ng processor pa kasi yung built-in crossover niya hindi gaano kalalim, or yung crossover points niya medyo mataas eh. May halong mid-range pa yung low pass filter niya. So for the price of 990 yata yung presyo niya, mabibili nito sa Joson World Electronics. And then yung ano rin, yung Joson Max, ito yung maganda pang miday, ayan, maganda yung lagatik niya. Kaya kung pipili tayo ng ano, miday, gawin natin Class AB. Sa base naman mas maganda yung Class H or Class D. Kaso kung gagamit tayo ng Class D dito sa Pilipinas kasi hindi stable yung kuryente natin. Kaya yan yung rason kung bakit hindi tayo or konti lang yung gumagamit ng Class D dito sa Pilipinas. So yan yung aking review sa Joson Uranus Power Amplifier by Joson. So see you again in the next video, mga sir. Thank you again sa panonood.